Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman nga ulit, mga kasari. Ayan, dahil si Papa Udon ay tinamad na at ginanahan siya sa pagtulog, sabi ba naman niya, bukas na naman ulit siya pupunta ng Kalbayo. Ayan, ito yung part 2 ng ating pag-general cleaning dito sa tindahan, guys. At hindi ko talaga siya na ano-ano, inisa-isa ko talaga punasan lahat ng mga paninda dito. Dahil tingnan mo naman yung tubig dyan sa baba at sa may mesa, guys. Ang itim-itim niya. At nakailang palit ako ng tubig dyan, guys, dahil nga lahat nga ng paninda dyan ay napakaalikabok at hindi ko na nga nabidyuhan lahat, no, dahil nga ang haba-haba ng bidyong ito, ako na lang talaga siya inidit-idit at pinutol-potol, no, at pinunasan ko talaga pati yung mga basket, pati din yung mga dilata, yung mga six, yung mga gilid-gilid talaga, guys. At meron pa akong isang nainisan dyan, yung isang mabait na pumasok dito sa aking tindahan, yung aking mga gatas at mga kape ay binubutas niya, pati yung aking mga Lucky Me. O, diba? Sino ba naman yan hindi mainis? Dahil, guys, ang daming Bear Brand Swag na binutas niya, Milo, Lucky Me. Buti na lang talaga ay inanok ko kanina, no, nakita ko siya at habang naglalakbay siya dyan sa tindahan, guys, ay sumuksok talaga siya doon sa gilid, no. At ayun nga, sinabihan ko si Papa Udon ngayon nga lagyan niya ng pagkain para siya matigukin. So habang ako naglinis dyan, guys, lumabas nga siya at pinahabol ko kay Ardol at kay Ambit, no, pero hindi nila nahuli. Sumuksok talaga siya sa gilid. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito, guys. Dati naman ay hindi, no, hindi siya makakapasok dito sa aking tindahan. Kaso lang mayroong butas dyan sa kisame na mayroong maliit. Maliit kasi siya, guys, no, kaya nakapasok talaga siya dito sa aking tindahan. At nakakainis talaga, guys, dahil yung aking ginansya ay napupunta lang sa kanya, dahil di ba binubutas-butas na yung mga panindag ko. At sana-sana bukas talaga ay mawala na siya dito sa aking tindahan, no, dahil naiinis talaga ako sa kanya. Ayan, at sinipag talaga akong maglinis ngayon, guys, dahil nandyan naman si Papa Udon, siya yung nagtitinda habang ako ay naglilinis dito. At pagdating nga ng 3:30, pinakuha ko na si Alter, guys, doon. Pinasundo ko na sa school nila, no. At pagdating daw, sabi ni Papa Udon, doon sa school ay dalawa na lang daw silang dalawa nilang ni Aya. Kaya ayun, pagpunta ni Papa Udon doon ay umuwi agad sila din dito sa bahay. At ayan nga, inaantay ko na nga silang dalawa dyan, pero pasilip-silip ako sa may pintuan. Hindi ko pa sila natatanaw, no. At hindi ko na, hinayaan ko na sila, guys. Hindi ko na lang binidyo-bidyo habang sila pa uwi dito sa bahay, kasi nga maaabala pa yung aking paglilinis dito na sa aking tindahan at marami-rami pa akong punas-punasan, no. Ayan, at merong nabutas na joy, guys, kaya ayun, medyo nabula-bula, no. So ayan, habang ako ay naglilinis, syempre magtinda-tinda rin tayo. Ayan yung ating mga nabili-bili at sunod-sunod din yung nabili dito sa aking tindahan habang ako ay naglilinis, no, kasi nga hindi pa dumadating si Papa Udon dyan. Ayan na nga, nandito na sila at kinumusta ko si Alter, kumusta yung walang mama doon sa school. Okay lang naman daw, hindi naman daw siyang na ano, hindi naman daw siya nalungkot at masaya daw siya na si Papa Udon yung kumuha sa kanya. Ayan nga, at na-miss nga niya ako, kaya ayan, pahag-hag siya sa akin, payakap-yakap ang nalalaman. No? Ayan nga, habang ang binibihisan ko nga siya dyan, guys, nagre-reklamo siya, masakit daw yung paa niya, super sakit daw at naiipit daw yung kuko niya, kaya ayan, nagre-reklamo talaga siya sa akin at umiiyak-iyak talaga siya, no. At pagkatapos ko nga siyang bihisan dyan, guys, hindi ko siya napansin at nakatulog pala siya doon sa sopa sa sala ba. Pagkatapos niya kasi dito, guys, na paupo-upo dito sa aking inuupuan kanina, nang hingi yan siya ng snacks ulit, no, at pina-snacks ko yan siya dito. Tapos ayun, nabisi na nga ako sa paglilinis ulit dito sa tindahan kasi wala pa nga dito yung aming driver at medyo maaga pa naman, kaya ayan, pinagpatuloy ko lang yung paglilinis dito. At bigla nga siyang nawala dito sa tindahan, guys. Yun pala, nakatulog siya doon sa sala, tapos bigla siyang nagising dahil pinapak yung pagmumuka niya ng lamok doon, no. Ang sakit doon yung muka niya at saka yung paa niya, guys. Buti na lang talaga ay nagising din si Papa Udon. Ayun, inasikaso si Alter at nagreklamo yan siya, kaya si nga ang daming ang kinagatan ni Alter yung pagmumuka niya, no? At tinatanong ko nga siya dyan kung anong ginawa niya doon sa school. Hindi naman siya nagsasabi kung anong ginawa niya, no, kumusta ko ba siya, kung anong mga nangyayari doon sa school ba. Hindi niya yung kinakwento sa akin, basta yung kinakwento niya lang talaga, guys, is masakit daw yung paa niya.
So ayan, nagpahinga-hinga lang ako ng konti, no, para pupunta na tayo ng Paranas at maningil na naman ulit dahil wala na rin kaming mga tinapay doon. Ayan nga, at bibili tayo ng mga tinapay dahil ngayon kaninang umaga ay hindi naman nag-deliver yung taga-deliver ng tinapay dito. Kaya ayan, at bibili tayo. Halagang 400 pesos yung ating binili, guys. So ayan, tapos na nga tayong mamili ng tinapay. Siyempre, diretso na tayo dito sa palengke, no? At tatanungin na natin, sisingilin na natin isa-isa yung ating mga Soki Loves dito sa palengke. Ayan na nga, at nang maritisan mo na hindi talaga pwedeng na hindi mamaritis-maritisan dito sa aking mga Soki Loves. Ayan nga, habang ako ay busy dito sa kakasingil, no? Si Alter at saka si Ate Amshi, ang daming tinuturo, ang daming pinapabili sa akin. Sabi ko nga sa kanila na mamaya na silang maghingi-hingi sa akin. So ayan nga, at tinuro na nga nila yung turon dito, no? Nagpabili talaga sila, guys, dahil nga magutom daw. Pero nung binigyan ko si Alter, guys, ayaw niya, no? Dahil napakainit at bagong hangong nga lang yung turon na iyan. Kaya ayan, binigay ko na lang kay Ate Amshi, no? Dahil gustong-gusto niya rin yan, dahil nga magutom nga daw doon sa school. Hindi yan siya nagdala kasi ng kanina ng mababaon si Ate Amshi, no? So ayan, at mapunta na tayo sa grocery at mag-grocery na tayo ng mga sabon at mga candy. So ayan nga, guys, at mayroon nga sinasabi si Alter dyan kung ano-ano yung mga pinanghihingi niya sa akin, no? At hindi ko naririnig yung mga sinasabi niya, guys. Tingnan mo naman yung anak ko. Oh, ang daming mga nare-request, ang daming mga sinasabi. Sabi ko sa kanya, meron pa siyang marshmallow doon sa bahay dahil nagpapabili na naman ulit sa akin ng marshmallow, no? Ayan nga, at kumuha na nga ako ng mga biskit. Nagtag-iisang pack lang yung kinuha ko, guys. Pandagdag lang ng mga pambaon ng mga bata, no? Tapos inuna ko itong yung mga powder, guys, dahil wala na talagang mga powder doon. At tinanong ko nga si Amshi kung ano yung hinahanap sa kanya na powder. Sabi ba naman niya sa akin, surf lang daw at saka wings. Sabi ko sa kanya, anong kulay ng wings yung hinahanap sa iyo? Sabi niya, ay yung orange lang daw yung hinahanap sa kanya. Tapos ayun, kumuha na nga ako ng orange at saka pink dahil may naghanap din yan sa akin ng pink. At ayan na nga, nagkuha na rin ako ng tagdadalawang pack ng Max, no? Orange, red, at saka dilaw. Kasi nga, is wala na rin yan doon. Maraming nabili. Pagbili ng sigarilyo, nabili ng candy, wala akong naibigay. Kaya ayun, walang kulang. Tuloy kami ngayon sa barya, no? Ayan na nga, daldal ako ng daldal at reklamo na ako ng reklamo kay Alter. Kubit ng kubit ba naman sa akin, tapos ang dami-daming hinihingi. Sabi ko sa kanya, huwag ka namang hingi dahil meron pang marshmallow doon sa bahay. Tingnan mo naman, ang sungit-sungit na na pagmumuka ko dyan at inis na inis talaga ako, no? So ayun nga, at tinadaan-daan ko na lang sa tawa-tawa, no? Dahil yung cashier din dyan is tawang-tawa sa pagmumuka ko. Ayan na nga yung aking mga pinambili-bili, no? Tag-tatlong piraso or dalawa. Bahala na kayo, kayo na yung mag-adjust, no? Basta yan na yung aking mga pinambili-bili. Nakabudget lang talaga yung aking pinambili-bili ngayon, guys. Halagang 3,000 lang talaga yung aking ipamamimili ngayong araw, no? Dahil bibili pa rin kami ng harina at saka sulin. At magtitira din ako syempre ng pambili naming ulam dahil kanina ay wala kaming ulam. Inulam ng aking asawa kanina ng tanghali, pagising niya ay tuyo lang. Dahil di ba yung inulam ko kanina is yung egg lang, tapos yung mga sobra-sobra lang ng mga bata, yun yung kinain ko. Kaya nga napakain din ako ng kanin kanina dahil wala kaming makain doon sa kusina. Ayan na nga yung ating binayaran, 3,002. At doon na nga rin kami bibili ng ulam sa puray ng merkado. Hindi na kami dadaan dito sa palengke ng Paranas, no? Kasi doon pa yan sa likod pa ng palengke, no? Ano-ano pa yung ating dinadaanan at mamadali na talaga kami dyan at baka umulan na naman. At ayun nga, at napaiyak nga si Alter nga dahil nga hindi ko siya binilhan sa gusto niya dahil nga meron pang marshmallow doon sa bahay. So ayun na nga, guys, no, nandito na nga tayo sa bilihan namin ng harina. Ayan nga, at hindi ko napansin si Alter pala ay sumunod sa akin. Bibili na tayo ng harina at saka yung sulin, no? At ayan. Ayan, at mauna na nga kami doon sa palengke ng buray, guys. Bibili lang kami ng ulam. Pagkatapos ay uuwi na. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. At maraming salamat. Please subscribe and follow. Paalam. Bukas naman ulit. Maraming salamat. God bless us all. Thank you.